Another Police District Special Presentation. Pinakamabilis is yung tinasabi natin Justice on Wheels na ginawa natin Justice Sereno. Yung sila Michael Liu, yung bagong DILG Secretary ng Administrasyong Marcos. I will create a team to evaluate the evidence. Huwag kayo mag-alala. Tutulungan ko ang mga kapulisya. Drugs po dito sa atin. That's why we need a partnership with the different agencies para nang sa very simple, safe NCRPO. Ano yung S? The police must be seen. Ano yung A? All are for more than 50 years yan pa rin ang problema dahil marami pa rin nalilimdan yung mga kalimang grupo. Pero ang This is Northern Police District. We can review. Weekly accomplishment from September 25 to October 1, 2022. Campaign against illegal drugs. 29 na operasyon ang naisagawa ng NPD na kung saan 40 katao ang naaresto. Nakasamsam ng 153.76 gramo ng shabu na may katumbas na 1,045,568 pesos at 3 gramo ng marijuana na may katumbas na 360 pesos. Ang kabuuang DDB value ay inaabot sa 1,045,928 pesos. Accomplishment on wanted and most wanted person. Kabilang sa nahuli ng Northern Police District ang National Most Wanted Person na kinilala bilang si Noel Paitone E. Estores para sa kasong rape sa barangay poblasyon Lezo Aklan. Ang top 1 most wanted person na nagkaroon ng Laguna na si Marvin Suligin, mga membro ng Nimos Carnapping Group na si Romel de Racine Aguinaldo at Alberto Panisa E. Abraham na parehong most wanted person. Nadagit din ng NCPS ang most wanted person at isang membro ng Zaragoza Drug Group na kinilala bilang si Omar Pilapin E. Manzano. Campaign against loose firearms. Sa campaign against loose firearms, 7 operasyon ang naisagawa at 7 kataong naaresto. 7 baril din ang nakumpiska at nakapag-surrender ng 10 loose firearms. Campaign against illegal gambling. Nakapagsagawa ng 38 police operations ang NPD laban sa illegal na sugal. Nakapag-aresto ng 91 katao at nakapagkumpiska ng bet money na may halagang 13,536 pesos. Other significant activities. Naghanda ang Northern Police District sa pagtama ng bagyong Karding sa Kamaynilaan. Ang search and rescue team ng NPD ay umantabay at nakahanda sa buong magdamag habang humahagupit ang naturang bagyo. Aktibong pinangunahan ng ating District Director ang staff conference meeting upang masiguro ang bawat opisina ay tumatalima sa kanyang mga direktiba. Dumalo rin ang ating district director sa turnover of command ceremony sa Caloocan City Police Station. Alinsunod na rin sa M plus K plus K equals K at Upland Safe NCRPO, nagsagawa ng inspeksyon ng ating district director sa mga border control points at public safety company offices ng NPD upang tiyakin na ang makapulisan ay sumusunod sa mga direktiba nito. Malugod ding tinanggap ng ating district director sa kanyang tanggapan ng iba't ibang unit ng PNP at mga stakeholders ng Kamanava para sa kanilang courtesy visit.
Nagsagawa din ng pagpupulong ang ating District Director bilang paghahanda sa nalalapit na pagbisita sa NPD ni Police Brigadier General Janelle C. Estomo, Acting Regional Director ng NCRPO. Dumalo rin ang ating District Director sa 121st Police Service Anniversary Celebration na idinaos ng Southern Police District. Tiniyak ng NPD ang kaligtasan sa pangunguna ng ating District Director sa pagbisita ng ating kagalang-galang na Vice Presidente at Deputy Secretary Sara Duterte sa Barangay Tongos North, Navota City. Si Pangulong Marcos ay pinapaabot din niya. Nagsagawa din ng ocular inspection sa kasalukuyang itinatayong annex building ng NPD ang ating District Director. Bago matapos ang linggong ito, nagsagawa rin ng NPD ng Case Investigation Workshop na kung saan aktibong pinasinayaan ito ng ating District Director. At ito po ang kabuuan ng ating NPD Week Interview. Manatiling nakasabaybay sa page na ito para sa mga susunod na updates. Maraming salamat po.